Good day guys! Welcome muli sa Noah's Garage. Sa video ito, talakayin natin yung mga gusto naman natin sa ating Mitsubishi Xpander. Kaya bago tayo magsimula, please like this video and subscribe! Okay guys, so ang unang-una natin gusto dito sa ating 2023 Mitsubishi Xpander ay yung ginawa nilang facelift pagdating sa front fascia sa mga headlights niya, no? So makita natin, ito andito pa rin yung kanyang DRL na light, no? So, naka-on yung makina natin, naka-on yung kanyang mga DRL, no? Ang maganda diyan, yung turn signals niya nandito rin sa DRL niya, nasa baba. Ayun. Dati kasi nandito sa headlight, no? Pero ngayon hindi na. So explain ko lang, ginawa nilang upgrade dito. Ito yung tinatawag na T-shape headlight, no? So letter T siya. Ayan, itong dalawang bulb na to, LED yan lahat. Ito yung low beam, ito yung pangatlo, yung high beam. Okay, so ganda, di ba? Ayan, T-shape headlights. Di ba? Maganda rin yung ginawa nila dito sa front grill nila, dito sa may logo na piano black, yung ano, gloss black yung ilagay nila. Dati kasi ang tuloy ako nagkakamali, ito ay naka-chrome. So maganda yung ganyang design. Lalo na kung color white ang Xpander niya. So buksan natin yung park light. Pakita ko sa inyo yung tail light naman. Ayan. So nakabukas yung ating park light. Ayan. Pag binuksan yung park light, magdidim ng konti yung DRL. Okay. Pero sa likod, makita ninyo, ayan, yung ating tail light, T-shape din, no? T-shape tail light din ang tawag dyan. LED na siya. Ayan, di ba? Ganda, di ba? So, yan yung una sa mga gusto ko. Yung pangalawa, yung kanyang length. Yung overall length ng sasakyan na ito. Magugulat kayo guys kasi ang Mitsubishi Xpander ang pinakamalaki sa kanya. No? Pero hindi naman sobrang laki. Mga 1.5 inch lang ang nilaki niya. For example, yung wheelbase niya, 2,775 mm yan. Yung grounding clearance niya, yung ground clearance niya ay 225 mm. Tapos yung overall length naman niya, kung di ako nakakamali, nasa 4,400 plus. Basta malaki siya ng mga 1.5 inch sa competitors. So maganda yon kasi advantage yon sa pagkakaroon ng maraming space sa loob, di ba? Tsaka dun sa grounding clearance, syempre, hindi kayo masyadong mag-alala sa mga humps, sa mga bato, tsaka sa mga baha, di ba? Mas may advantage kapag medyo malaki yung sasakyan. Though hindi naman significant yung laki niya, significant yung laki niya sa mga competitors. Mas maganda pa rin na malaki yung Mitsubishi Xpander sa iba, di ba? So yun yung maganda doon. Yung ikatlo na maganda dito, napakadami niyang butas. Butas eh, no? Napakadami niyang storage yung mga bulsa. Pakita ko sa inyo, ha? Ito pa lang sa ano, sa pintuan ng driver side. Tingnan nyo kung gaano kadaming bottle holder. Tatlo yan guys, oh. So pwede mo ilagay, di ba? Tapos syempre meron din doon sa kabila, sa passenger side. Nakita nyo dito sa storage box natin, syempre meron dito, di ba? Meron din dito, pwede rin kayo maglagay dyan ng mga cellphone, kung anong abubot na pwede nyo ilagay. Tapos pwede nyo din tingnan ito, meron din syang bulsa dito, di ba? Ito, lagayan din ng ito, dito ko nilalagay yung wallet ko. Depende sa inyo kung gusto nyo ilagay dyan. Yan, no? Di ba? Meron din dito. So, ito yung pinaka-secret dyan. Pag binuksan nyo ito, syempre, meron kayong glove box, center glove box, at meron ganito. So, para saan ba ito? So, tinanong ko agent ko, para saan ito? So, pwede daw ito lagyan ng mga documents, special documents na gusto nyo itago. Or tissue, no? Pwede nyo ilagay na tissue dyan. So meron kayong secret tissue holder, di ba? Patago yung tissue ninyo. Sa likod, pakita ko sa inyo. Marami pa eh. Oh, sa likod, kita nyo, tatlo, di ba? Tatlong bottle holder, di ba? Dito malupit.
Dito ang dami, guys, no. Kung makikita niyo, ayan. Meron din bottle holder dito, meron dito, meron din dito. 'Di ba? Ito pala sa second row, no, meron ding lagay ng bottle ng mga cups. Tingnan niyo, guys, ang dami, 'di ba? Ang dami niyang mga bulsa na pwede niyo paglagyan ng mga gamit niyo. Ito pa. 'Di ba? So, saan ka pa, 'di ba? Talagang maximize yung space. Meron pa diyan. 'Di ba? Siyempre, ito pa, oh. Ang dami, guys, di ba? Yan yung isa sa mga maganda dito sa Mitsubishi Xpander. Okay, yung isa pang maganda dito, yung driving experience ninyo kapag magdadrive kayo ng Mitsubishi Xpander. So, ito yung magandang difference, no? From our Montero Sport. Kasi yung Montero Sport, no, medyo, siyempre, luma na siya, pero siyempre, pagka gumamit tayo ng bagong sasakyan, eh, magugustuhan talaga natin, no? Mas gusto natin i-drive yung bagong sasakyan. Pero makita mo talaga yung difference kasi ito, medyo mabigat na yung kanyang ano, steering, no? Pero dito, sa Mitsubishi Xpander, pag dinrive nyo to, guys, sobrang gaan ng steering niya. Kasi, ito ay hindi hydraulic, electronic power steering ito. So parang ano siya, yung Hyundai Accent CRDI ni atin. Yung sa Hyundai Accent kasi ano yun, EPS din yun. Pero masasabi ko na mas magaan to. Syempre siguro bago, pero sobrang gaan ito. Napaka comfortable mag-drive kapag gamit nyo Mitsubishi Xpander. So paliwanag ko lang, ano, isa ng factor ito, itong steering wheel ninyo. Tapos yung wide view, wide angle view ng ano, ng inyong harap, di ba? Kasi napakalaki ng windshield niya. Hindi katulad ng iba, compare natin dito sa Montero Sport natin. Mas maganda yung view nito, yung driving view ng Mitsubishi Xpander. Napakalaki niya, kitang-kita mo siya. Tsaka yung A-pillar niya, hindi masyadong kalakihan. Yung Montero Sport kasi sobrang laki ng A-pillar niya, kapal eh. So, mumutik na akong makabangga ng pedestrian, nakabike. Kapag may tumatawid, di mo napapansin, lalo na paggabi. Pero dito, maganda yung view mo. Makikita mo talaga. Tapos, meron pang salamin dito, di ba? So, hindi kahirap mag-drive. At isa pang reason kung bakit comfortable driving ang nabibigay na ito. Magandang i-drive. Ito. Itong kanyang cruise control, di ba? So, kasama ito dati sa ating negative na hindi gusto kasi hindi siya nagde-decelerate. Pero yun lang yun. Siyempre, nabibigay naman nito yung basic functions ng cruise control. Okay? So, salamat sa mga nag-comment kasi may nagsabi sa inyo hindi ito adaptive cruise control. No? Pasensya na, hindi pa ako nagkaroon ng ganung adaptive cruise control. Kaya tinatanong ko rin kayo. Ano? So, yun. Isa yun sa mga magaganda na may cruise control ang Mitsubishi Xpander. Bakit? Kasi yung walang cruise control yung ibang competitors ng FPV. Na wala silang ganito, walang cruise control. At meron ding overdrive ito, guys, no? Ito, overdrive. So, ibig sabihin, makakatipid kayo sa konsumo ng gasolina kapag ka naka-activate yung overdrive na yan. Okay? So, napakagandang i-drive ito. Napaka relaxing, hindi ka ma-stress kapag nag-drive ka ng Mitsubishi Xpander. Okay, so since nandito tayo sa loob, ang isa pa sa maganda dito sa Mitsubishi Xpander ay yung kanyang interior. So makita nyo dito, meron siyang soft touch ng mga leatherette, no? Na nagbibigay ng class dito sa Mitsubishi Xpander. So, di nga lang siya fabric, ano? Hindi lang siya leatherette dito sa mga upuan kasi fabric siya. Pero yung Mitsubishi Xpander Cross, yung top of the line, naka leather din yung kanilang mga upuan, no, matching siya. Kasi ito dito, ito lang yung mga gilid lang saka yung to, yung dashboard lang. So maganda siya, di ba? Tapos since na-upgraded ito, ito yung facelift version. Hindi na siya dial, dati kasi dial ito eh. Dial siya yung mga climate control niya. Ngayon digital na siya. Makikita niyo ang ganda, di ba? So pidot-pidot na lang dito. So mas maganda siya. Tapos, kung hindi ako nagkakamali, in-upgrade din nila itong stereo. Kung hindi ako nagkakamali, ano? Ayan. Ito ay 7-inch touchscreen na infotainment stereo ng Mitsubishi. Siyempre, Android Auto yan, tsaka Apple CarPlay, which is a plus ulit, ano? Na hindi mo makukuha, o hindi binibigay ng ibang mga car brands, no?
Yan, yan yung isa sa mga maganda dyan. Okay? Another thing na maganda rito guys, eh hindi siya ganun kalaki, hindi rin siya ganun kaliit. So, madali siyang i-park, no? Madali siyang i-drive kung saan saan. Hindi ka mag-aalala na baka di ako kasya, ganyan. At hindi ka mabubuli, no? Although maliit siya, hindi siya kasing liit ng mga Hyundai Accent CRDI. Kung napanood din nyo yung aking review ng Hyundai Accent CRDI, di ba sinabi ko doon na kadalasan nabubuli ako sa daan dahil nga maliit siya. Pero dito, kahit pa paano, so far, hindi pa naman ako nabubuli dito ano, sa Hyundai, Mitsubishi Xpander. Kasi hindi naman siya kaliitan. No? Pero syempre, hindi naman compare sa mga malalaki tulad nyan, mga pickup, SUV, diba? Madalang tayo mabuli dyan kasi mga malaki siya. Tsaka, pero hindi siya ganun ka-convenient kapag ka magpa-park na. Lalo na kung female kayo, diba? Kung babae kayo, mahirapan kayo mag-park. Diba? Yan. So, yun yung isa sa mga advantage ng Mitsubishi Xpander. Madali siyang i-park, madali siyang i-drive, di ba? Yun naman ang importante kapag bibili tayo ng sasakyan. Yung comfortable, convenience, di ba? Yung reliability na ibibigay niya. Tapos, yung driving experience mo maganda. Di ba? So, yan guys, no? Yan lang yung mga so far na nakita kong maganda dito sa Mitsubishi Xpander. Again, impressions ko lang ito, no? Siyempre, may kanya-kanya tayong gusto o di gusto sa ating mga sasakyan. Kung meron kayo dagdag, i-comment nyo lang sa baba, no? So, sa future videos natin, baka mag-POV rin tayo dito. Kapag pass out ako, gagawa tayo ng POV dito sa Mitsubishi Xpander. Okay guys, so sana nagustuhan nyo ang maikling video na ito. Pakisunay like ito at mag-subscribe kayo sa Noah's Garage. Until next time!